Narito po kung paano step by step pag-reformat ang ating computer desktop. So, unang step natin ay kailangan muna natin i-backup ang ating drivers gaya ng aking video card. So, ang aking video card ay RX 5700 XT. So, paano natin i-backup? So, narito po. So, gawin natin ay i-open natin ang ating drivers backup. So, ang tawag dito ay double drivers. So, yung double driver ay pwede nyo po i-download mula sa aking description. So, balik po tayo dito. So, once nandito na po tayo, i-click natin yung backup. Once na click natin yung backup, i-click natin yung scan. Once na-scan natin, ang kailangan natin ay video card or graphics card. So, ito yung aking graphics card. So, naka-check po siya. So, yung mga hindi kailangan ay i-uncheck natin. So, gagawin natin, click natin itong select. I-click natin yung none. Tapos, bali gawin natin, i-check natin yung video card. So, bali ito po yun. Once na okay na, i-click natin yung backup. So, pili nyo po yung ito, yung ship file niya. Ayan. Tapos, siyempre, yung kanyang destination para madali nating mahanap. So, gawin natin, click natin yan. Tapos, download. Diyan natin ilagay para madali nating mahanap. And then, okay. Once na okay na, i-okay natin siya. Ayan. So, nagsisimula na po siya mag-backup ng ating video card. Ayan. So, para meron po tayong... Pwede nyo po isama, hindi lang video card, Bluetooth, Wi-Fi, audio drivers, gaya po yan. Pwede nyo po isama sa pag-backup. So, sa akin ay video call lang ang aking kailangan. So, ganun muna gawin nyo bago nyo po i-format ang inyong computer. Kailangan nyo muna i-backup yung drivers gaya ng aking video card. So, once na okay na po siya, ay pwede na po natin puntahan sa ating folder na sa download. Ito. So, bali ito po yun. Naka-ship file po siya. Ayan. So, ito. I-keep natin to. Kailangan natin i-save sa ating USB. Once na na-save natin sa USB at meron na po tayong backup. So, ngayon tapos na po tayo sa pag-backup ng ating mga drivers para sa ating computer desktop. So, pwede natin close to. So, ipapakita ko po kung paano natin i-restore after po ng reformat. So, bali ito po yun. Ayan. So, okay na po tayo. Close natin yan. So, yung pangalawang step ay kung paano natin i-backup ang ating Windows. So, yung ating Windows, paano natin makuha yung product key? Yun. Yung product key niya ay paano hanapin? Ituturo ko po kung paano po yan bago natin i-format ang ating computer. So, kita po tayo sa part 2.